nakikiramay ako sa'yo. Walang may gusto mangyari rito. Nangyari na, Papa. Wala na tayong magagawa. Wala na si Greg. At wala ka rin ginawa para ipaghiganti siya. Olga, hindi ito ang tamang panahon para tayo maghiganti. Tama si Ramon. Pilay ang ating puwersa. Maraming sugatan. Kapag sumugod tayo, maraming mamamatay. Wala tayong laban sa ngayon, kahit saan mo tingnan. Basta, Olga, kung may kailangan ka, sa buro ng aking apo, sabihin mo lang. Salamat, Papa. Kasalanan mo din lahat ng ito, Ramon. Tratuhin mo siya parang basahan. Dahil patay na siya, wala ka pa rin pakialam. Magbabayad ka sa lahat ng ito. Ikaw, ang anak mo, pati ang tatay mo. Wala mo na ito. Mag-usap tayo. Di ba malinaw sa usapan natin na ako mamumuno sa negosyong to? Bakit biglang gumalaw si Greg? Pumunta ng Quiapo at hindi nagsasabi sa akin. Ano bang gusto mong marinig, Ramon? Namatay na ang anak ko dahil sa briefcase na yan. Kung gusto mong malaman, pumunta ka sa burol, kausapin mo anak ko, tignan mo kung sasagot. Kung kinakailangan kong pumunta ng impyerno, gagawin ko para malaman ko lang ang totoo. Sir Ramon! Sir Ramon! Si Don Julio po nawala ng malay. Mukhang inatake po sa puso. Si Lino, umaiwan si Papa. Bumalik ka doon sa Hidalgo. Alamin mo yung kaguluhan doon. Wala sa ang katog ko. Yan na nga na, may kinalaman ang anak ko sa pagkamatay ni Greg. Yes, boss. Alamin ko. Gusto ko lang po alamin ang kalagayan nyo. Maayos kami. Ligtas kami. La,
Yung attache case po na naiwan ko dito kahapon. Tinago ko. Ano ba naman yan? Ha? Grabe! Ngayon lang ako nakakita ng ganyan. Ibig sabihin, kanyang karaming drongka naman ang attache case na yan. Anong plan mo, Tanggol? La, kinakailangan ko agad maisukuto kay tatay bago pa mahuli ang lahat. Bago pa tumabawi ng mga totoong nagmamay-ari dito. Eh kung solay mo na lang sa kanila yan? Lo, hindi umaari. Mas lalong maraming masisira ang buhay dahil dito. Sige, Tanggol. Ako nang bahala dito. Ako ang magbibigay sa tatay mo. Di ba sabi ko magpahinga ka? Sige na, ya. Lako eh, oh, masakit na ang likod ko sa kahihiga. At saka gusto kong makita si Greg. Gusto kong pumunta sa buro niya. Gusto ko siyang makita bago man lang siya mailibing. Iba, baba. Masamahan kita. Patunayan niyo ang katapatan niyo kay Greg. Babalik kayo sa Quiapo. Aalamin ninyo lahat ng taong malapit sa kanya. Hahanapin ninyo si Tanggol saan mang lupalop siya nagtatago at dadalhin niyo siya sa akin. Ako mismo ang maglilibing sa kanya ng buhay. Tandaan nyo mga sinabi ko sa inyo, ha? Pag-akit nyo doon sa bahay, lahat ng kasamkapan, ipag-aagit nyo. Ipag-ahayos nyo ang lahat. Wala kayong ititira para lumayas na yung mga hayop na yan dyan. Wala kayong ipag-aagit nyo lahat ng mga kasamkapan. Ha? Lahat? Halik kayo, dito. Dito. Dito, umakit kayo. Dito. Bilisan nyo. Wala kayong ititira. Wala kayong ititira kahit na isa. Lahat, ihahagit. Ihahagit, ayaw magsipaglayas sa mga hayop na yan. Lahat ng katangkapan dito, itapon yung lahat. Wala kayong titira. Itapon na yan, ihagis nyo na yan. Bilisan nyo! Bilisan nyo, ihagis nyo. Sige! Ihagis yung lahat. Sige, yan! Huh? Anong ginagawa nyo? Bakit? Dahil ayaw nyo lumayas dito. Bitawan nyo yan! Bitawan mo nga sabi! Bitawan mo ako! Halika nyo lang dyan! Alisin nyo na! Lumayas ka din! Ano po niya? Ako, sigurado ako, nabalitaan ni Mukhang yung nangyari kahapon. Yari, sigurado. Galit na naman sa'yo. Eh, alam niya naman yung tungkol sa nakuha natin drugs eh. Saan na lang. Wala mga pulis na nakatambay dito. Tanggol! Tulungan mo ako! Bilis! Abay! Tanggol! Abay! Di mga kasabahan niya! Tulungan niyo ako! Diyan ko! Go!
Yan! Si Rhoda! Pilit kami pinapalayan sa bahay namin! Ayaw niyo magbayad ng utang! Ano? Susuntukin mo rin ako? Weh! Madidemanda ka gan ng lola tinding mo! Kilala kita! Ay! Diyos ko! Totoo! Nakakaloka! Ikaw, demonyo ka! Kapag bumalik ka pa dito, sisiguraduhin ko sa impyerno na nabagsak mo. Naku, grave threat yan, ha? Pinabangako ko sa'yo, ha? Makukulong ka. Diyos ko, tutukan ba naman ako ng barel, si Rhoda? Talaga, didemanda kita. Mapepreto ka kagaya ng lola tinding mo at pamilya niyo, mga pamilya na mamatay tao. Mukha, ilang araw na ba dito si Mang Marcy? Tatlong araw na si tatay dito. Kung sa lagay niya? Bumilit na si tatay kagabi, pero sabi ng doktor, kailangan na siyang operahan agad, kundi lalala yung sitwasyon niya. Baka magkaroon pa ng mga komplikasyon. Kailangan operahan si Mang Marcy? Tanggol, sigurado malaking pera kaakipat nun. Magkano na mabayaran niyo? 1,000,000. Hindi ko nga alam kung saan ako kukuha ng ganong kalaking halaga. Nakakaawa naman si Mang Marcy. At kasi naisipan ni Mang Marcy ng nagpabangka. Mukhang, sana umikin tulong sa amin para nagawa namin ng paraan yung utang niyo kay Rhoda. Kenteng naman. Sa tingin mo papayag si tatay? Nakita mo, napaka-maprinsipin niya ang tao. Lahat gagawin niya para may taguyod kami. Mukhang, yung mga yung nakabangka, nahuli na ba? Hindi pa nga eh. Pero nagbigay na ng statement si Naupok at siya si Marlon. Sinabi na nila kung anong klaseng sasakyan, kung ano yung plate number, kaya hinihintay na lang namin. Sana mahuli na. Mukhang, kung gusto mo kami nilang hanap doon sa nakabangga kay Mang Marcy. Naku, huwag natanggol. Baka kung ano pang magawa mo doon. Huwag nahiya mo na sa mga pulis yun. Anong sabi ng anak ko? Sinagot ba ang tanong mo? Naiintindihan kita. Nawawalan din ako ng anak. Hindi tayo magkapareho, Ramon. Hindi nagbabalik si Greg. Kaya huwag mo akong iparis sa'yo. Hindi sana nangyari ito in the first place kung sinabi mo sa akin kagad ang totoo. Ang kapal na mukha mo, ah! Ako ba sinisisi mo? Tinratun yung parang basahan ng anak ko, binaliwala, hindi binigyan ng halaga. Kaya wala kang karapatan na sabihin sa akin kung sino ang may sala o sinong wala. Hoy! Ramon! Balik na! Sige! Balik na! Saan ka nang pinagburulan dito? Hindi kita uuruan. Baka gusto mo tuluyan na natin lamay mo eh. Ano na? Magsitigil kayo. Igalan niyo ang buro ni Glenn. Wala namang bastos dito kundi si Ramon. Kaya na ba ba? Oh, asan si Tanggol? Yun o. Naging dati. Ha? Alam mo, jowa? Bakit? Eh, paano? Yung sinabi mo tungkol mo sa nag-iisip ka magtrabaho doon sa pagkatrabaho ni Chiki. Ayun, selos agad. Ha? Wah, may karapatan. Kala mo naman. Kailin jowa eh. Uy! Psst. Oh. Imot ka dyan. Wala. Wala. Bawang kasi. Bakit ka ba kasi papasok doon sa pinagtatrabaho ni Chiki?
Alam mo kung ano ang hanap buhay ni Chiki. Sino-sino ang lalaki ang gabi-gabi ang kasama nun. Hindi mo alam kung ano ginagawa nila eh. Ito naman. Parang di mo naman ako kilala. Uy, psst. Sa tingin mo uubara sa akin yung mga lalaki doon? Hindi naman sa ganun yung mukha. Pinaprotektaan lang kita. Alam mo naman, mula nung bata pa lang tayo, hindi ko nahayaan na mayroong mambastos o panakit sa'yo. Pero lalaki pa rin yung mga yun. Hindi mo alam kung anong iisipin at pwede planuhin nila sa'yo. Eh, ano bang gagawin ko? Wala na eh, di ba? Tsaka ako na, kayang-kaya ko na yun. Huwag ka mag-alala. Basta. Hindi ako papayag na magtatrabaho ka doon. Sa isang kondisyon. Hindi papayag? Oh, bakit? Ito naman kung makaasta pa kay Diyo, bakit ha? May karapatan. Kala mo, hindi papayag? Bakit ka mo doon? Ay, isang kondisyon. Ano yun? Magtatrabaho ka lang doon. Kung kasama mo kami dalawa ni Enteng. Ha! Sasama kayo doon? Hoy, tanggol. Yung gulong ginawa mo kahapon, hindi pa nga tapos. Tapos pag sumama pa kayo sa akin doon, kilalang kilala kita, mapapaaway ka lang doon. Tapos ano, magkakagulo. Tapos madadami na naman ako. Hoy, wag na, uy. Okang. Mabuti na yun. Ang importante, nandun ako para bantayan ka. Para walang mababasto sa'yo doon. Basta hindi ako papayag kapag hindi kami kasama.